Sir KD, paano po ba ako makapag-maintain ng 0.33 points? Okay, so alam naman po natin na ang mga points ay nakukuha sa mga products. Kapag ka may nabibiling product, may order na product, meron pong mga kasamang points yon. Kapag ka in-encode yun sa computer, sa DTC ng bumili ng product, or yung may-ari ng account, yung nag-reorder na member, ay papasok yung mga points. Okay? So, halimbawa, yung C24/7, itong C24/7, ang isang box, okay, ang isang one blister box, ay 0.2. Okay? 0.2. Okay. So, isang box, 0.2. Nakita mo naman, 0.33. Okay? So, kung isang box lang ang binili mo para pang-maintain mo, 0.2 sa 0.33, ibig sabihin, mababa pa yung isang box. Okay? So, para ma-reach mo yung 0.33, halimbawa, gawin mo dalawang box every month. So, 0.2 times 2 equals 0.4. Okay? So, pag 0.4 na siya, alin na mataas? Yung 0.4 or 0.33? Siyempre, yung 0.4. Ibig sabihin, pasado ka na. Pwede na yon pang-maintain mo. So, every month, mag-maintain ka dalawang C24/7 na box. Kung meron ka mga downlines, mag-maintain ka. Okay? Maintain mo yan. At kung wala ka naman downlines, okay lang na hindi ka nakapag-maintain, pero huwag mo paabutin ng 6 months. Dahil mawala ang account mo. Okay? Pag nawala ang account mo, sayang yung pinang-invest mo. Yung pinambili mo ng global package. 7980. Parang naglaho ng parang bulak. Okay? So, mag-maintain ka ng 0.33. Iba-iba. Kung gusto mo, bumili ka ng product na C24/7, tapos kape, o kaya may choco, iba-ibang products na pag in-add mo yung mga points, ay aabot ng 0.33. Okay? So, yun lang po. And, malinaw, yung mga points ay makikita natin sa ating mga clear file, o kaya magtanong po sa ating mga upline kung hindi po natin alam. At maganda po na sa inyong notebook, sa inyong planner, ay isulat ninyo yung mga points ng mga kada products para alam ninyo kung magkano ang inyong makukuhang komisyon. Okay? So, that's all for today. My name is Sir KD. Happy networking, God bless, and more power to you.